sa hinaharap na kulungan, alam mo ba kung ano ang pinakamalupit na pagpapahirap? Oras na para sa pelikulang Other Life, ang mga preso ay itinapon sa isang virtual space upang manatili at hatulan ng 100 taon. Ang bilanggo ay hindi tatanda at mamamatay, ngunit kailangan itong tanggapin mag-isa ang 100 taon. Ngunit sa totoong mundo ito ay isang oras lamang ang lumipas. Ang ating bida ay ang unang bilanggo sa virtual na bilangguan. Sa unang araw ng pananatili sa selda, siya ay nagmasin. Ngunit nakakita siya ng isang walang silbi na board at panulat, at kaunting tubig at pagkain. Mabilis na sumuko ang bida at pagkatapos ay humiga sandali. Napagpasyahan niyang mag-ehersisyo upang palipasin ang oras, at kumain at magsanay sa pagsusulat. Di niya ito kinaya, kaya't nainis siya, kaya't itinapon niya ito. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay hindi pa rin nawawala. Kinabukasan lahat ng mga bagay ay bumalik sa kanilang mga orihinal na lokasyon. Ang lahat ay katulad ng kahapon. Sumuko na ang bida sa pakikipaglaban. Naalala niya ang namatay na kasintahan at hindi mapigilan ang magsisi. Ang kanyang kasintahan ay nagpresenta sa bagong gawang programa. Ngunit nagkaroon ng error sa programa. Namatay ang kasintahan niya. Nakompromiso ang ministro ng hustisya at ang pangunahing tauhang babae. Gumugol siya ng 1 taon sa isang virtual na kulungan. Sumang-ayon siya ngunit hindi niya ito inaasahan at nagsisi. Lagi siyang pinapahirapan nito bawat segundo. Mula sa 5 araw siya ay nagsusulat ng code. Walang makausap kung hindi ang sarili. Makipag-usap sa sarili at umasa sa malakas na kalooban. Sa wakas ang magiting na babae ay tumagal ng 365 na araw. Ito ang araw na siya ay lalaya na. Hindi nagtagal, umilo ng pulang ilaw at ito ay hudyat ng system. Lalabas na siya ngunit sa sandaling yon, bumalik ito sa unang araw. Ganap na gumuho ang magiting na babae. Matapos maglabas ng galit, ang bida ay pagod na nakahiga sa sahig. Ngayon ay naramdaman niya ang isang bugso ng hangin. Natuklasan ng babae ang kamalian ng programa at matagumpay siya na nakatakas. Sa labas ay isang inabando ng bodega. Tumakbo siya sa isang silid at nakita sa loob ang lahat ng pagkain. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa ibang silid. Ang camera dito ay pinapanood ang bawat galaw niya. Sa wakas ay may kamalayan ang bida. Hindi ito virtual. Ngunit ito ay totoong mundo. Natuklasan siya ng gwardiya kaya't kinuha niya ang susi ng kotse sa lamesa upang magmaneho at upang makatakas. Pumunta siya sa kanyang kumpanya ngunit nalaman na ang lugar ay walang laman. Bumalik sa kanyang apartment, ang silid ay nirerentahan ng iba. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang magulat. Ipinapakita ang file at sinasabi na siya ay paralisado. Nakiusap siya sa pulisya na puntahan ang lugar sa eksena. Ngunit wala na ang lahat kung saan siya dating nakakulong. Ang bida ay nagpunta sa kanyang dating kasamahan. May nalaman siya na mas nakakagulat, buhay pa ang kasintahan niya. Mula simula hanggang katapusan, lahat ng ito ay isang imahinasyon lang. Unti-unting naiintindihan ng bida ang balangkas sa likod ng trick. Kinuha ang kanyang mga patent upang ilunsad ang isang virtual reality system. Inilagay ang mga patak sa cornea ng mata at luminika ng lahat ng mga uri ng imahinasyon. Maaari kang makaranas ng maraming mga nakapagpapasiglang bagay tulad ng skiing, diving, pag-akyat sa bundok para matigil ang mga kasama. Ang magiting na babae at ang kanyang kasintahan ay nakipag-ugnayan sa kumpanya. Nanakawan ng system at pagkatapos ay tumakas. Lumalabas dito na ang kanyang ama ang nagtatag ng virtual na teknolohiya. Pamamaraan ay gagamitin para sa illegal na layunin. Kaya tumigil siya sa kanyang pagsasaliksik. Nais ng babaeng tingga at kunin ang diskarteng ito upang gisingin ang kapatid na matagal ng paralisado. Kaya't madalas mag-away ang mag-ama. Naiintindihan ng bida ang paunang pag-aalala ng kanyang ama. Bukod dito, alam din niya na nawawala siya ng 1 taon. Ang kanyang ama lamang ang hindi sumuko sa paghahanap sa kanya. Sa wakas na buo muli sila, ang bida ay hindi pa rin sumusuko sa pagliligtas ng kanyang kapatid. Sinubukan niyang ayusin ang system at pumunta sa ospital. Sinubukan niyang dalhin ang kapatid sa virtual memory area. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi ito gumana at naging sanhi ng pagkalito. Matagal na naupo ang bida sa tabi ng kama ng kanyang kapatid. Hanggang sa biglang lumitaw ang mga kasama. Sinabi ng kasamahan na nais pa rin harapin ang katotohanan. Ang pahayag na ito ay nagwika sa bida. Virtual at totoong koleksyon ng imahe. Nagsimulang magkabit at lumabas sa kanyang mata. Kasabay nito, hindi mabilang na mga tunog ang gumising sa kanya. Ang magiting na babae ay labis na nagulat sa nalamang katotohanan. Nasa virtual space pa rin siya. Matapos makulong sa virtual space at makatakas mula sa kulungan. Namatay ang kanyang nakababatang kapatid. Sa wakas nagising ang bida sa kasalukuyang mundo. Labis na nagulat ang bida. Binigyan niya ng suntok ang kanyang kapareha at ibinaksak ang computer. Sa loob ng mahabang panahon, unti-unting huminahon ang bida. Lahat ng pinagdadaanan niya sa virtual space ay lahat ay naging parang tunay. Kaya't nagsimula siyang maguluhan kung ano ang realidad at ano ang ilusyon. Ngayon naramdaman niya ang kilabot ng virtual space engineering. Kaya't sinabi ng babae sa kanyang kapareha, nais niyang ihinto ang pagsasaliksik. Tanong niya sa kanya, ano ang nararanasan niya sa virtual na mundo pagkatapos ng lahat? Hindi sumagot ang bida, ngunit hindi pa rin sumuko ang kapareha. Sa araw na iyon ay hinanap niya ulit ang bida. Lumabas na siya sa pamamagitan ng electroencephalogram
Scientific Research, ang pagtuklas ng katotohanan ng bida na nakatakas mula sa virtual space. Tuwang-tuwa ang kasamahan dahil ito ay naging matagumpay. Nakiusap siya sa bida na pumasok ulit sa virtual na kulungan upang makuha ang pangunahing data. Ngunit ayaw niyang ulitin ang bangungot na iyon. Hindi siya pinayuhan ng kanyang kapareha. Lumitaw ang mali siya niya. Patagong kinuha niya ang reagent at inilagay niya ito sa kanyang mata. Ang kamalayan ng bida ay muling pumasok sa virtual na bilangguan. Galit na galit, ngunit ilang sandali ay agad siyang huminahon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kamalayan laban sa nakadesenyong programa. Mabilis lumipas ang panahon at naging matagumpay siya. Mabilis na nagkamalay ang babae. Agad siyang sumugod at kinuha ang reagent at inilagay ito sa mata ng kasosyo. Siya ay nakapasok at naranasan ang virtual na kulungan. Nabaliw ng husto sa nakita at di alam ang gagawin. Hindi tumitigil ang bida. Hinayaan ang patuloy na pakiramdam ng kapareha sa loob ng programa na ulit ang pag-ikot ng kawalan ng pag-asa. Ngayon ay binuhay niya siya sa pagkakabilanggo. Pagkatapos ng personal na karanasan sa virtual na bilangguan, naunawaan din niya na nakakatakot ang virtual space. Ang babae at ang kanyang ama ay nagpunta sa ospital upang magpaalam sa kanyang kapatid na matagal ng patay. Ngayon ang mga diskarte sa VR ay lalong may kasanayan. Sa hinaharap at sa lalong madaling panahon, magkakatotoo ang mga detalye sa pelikula. Ngunit magkano kung ang teknolohiya ay nagbago, may mga totoong bagay na hindi maaaring kopyahin magpakailanman. Bukod dito, minsan lang buhay yan.